Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga mga kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa Impapawid, Willie Espiritu, ng inyong programang For Your Information dito po sa Broad Stream Cast Communicators. At bago po tayo magsimula, tayo po'y manalangin. Father God, thank you. Open our eyes to see where you would lead us. Awaken our ears that we would hear your voice guiding us. Inspire our mind that we may comprehend your love for us. Soften our heart that we would hear your voice. We would offer grace to those we met. Thank you, Lord Jesus. Bless us and forgive us. In Jesus' name, amen. Sa inyo pong lahat, mga kaibigan, buong mundo, magandang umaga po sa inyong lahat. At mainit na mainit pa rin ang issue ng COVID-19. Pero bago tayo dumako dyan, sana nasa mabuting kalagayan kayong lahat. At ako naman ang inyong kaibigan, gwapong-gwapo. Gwapo ba dating ko ngayon? Mukhang matanda na ba? medyo sasarado ko ng konti itong aking Amerikana. Sabi ni former Chief Justice Carpio, hindi daw pwede maging Pangulo ng Pilipinas o candidate for President si Manny Pacman Pacquiao. Dahil number one daw to sa absent sa Senado. Yung absent na nagagawa ng paraan yun . Pero yung corruption, hindi po nagagawa ng paraan yun. Kasi kahit na gustuhin natin, kung ayaw naman ng gobyerno, pag ayaw, maraming dahilan. Pero pagka gusto, maraming solusyon. Good morning, Hanilet Piñas Cosas ng Canada at sa buong mundo. Buti, ito si Manny Pacquiao, sa tingin ko pwede to, alam mo ninyo. Wala kasi itong bahid ng korupsyon na naririnig. Wala pa akong naririnig na may korupsyon to. Ang importante yung hindi nangurap mula nung siya ay tumuntong sa politika. Si Chief Justice, may karapatan ba magsalita? Sa tingin ko, mga kaibigan, maniwala kayo sa hindi. Si Chief Justice Carpio, maraming pagkukulang yan . Maraming kasalanan yan sa ating mamamayang Pilipino. Bakit? Alam ba ninyo kung gaano kadami ang nabubulok na kaso sa Supreme Court? Katagal ng mga kaso dyan, Diyos Mariosep. Nagkandamatay na yung nakakulong doon sa Muntinlupa, hindi pa tapos yung kaso dyan sa Supreme Court. 'Di ba naging Chief Justice to? Bakit hindi niya nalinis ang hanay ng hudikatura o ng ating justice system? Ang pinapangarap natin, mga kaibigan, kung may kaso, kinakailangan fast track, sa dami ba naman ng ating mga justices? Sa dami ng ating mga justices, tsaka sa laki ng gastos ng ating gobyerno, bakit mabagal? Bakit po mabagal ang takbo ng hustisya sa bansang Pilipinas? Pakisagot nga po yan, Chief Justice Carpio. Tinitignan mo yung nakikita mo yung absences ni Manny Pacquiao. Nakikita mo yung absences ni Manny Pacquiao, pero hindi mo nakita kung gaano bumagal ang hustisya sa bansa nung panahon na ikaw ang Chief Justice ng Pilipinas. Diba? Ngayon, panahon ho, pasikatan na ngayon. Si Alan Peter Cayetano, meron niyang bill sa Kongreso. Bigyan daw ng 10,000 ayuda ang ating mga kababayan dahil sa paghihirap ng ating mamamayang Pilipino nitong panahon ng pandemic.
Pero si Alan Peter Cayetano, marami rin pagkukulang yan eh, sa bansa natin. Masyadong naging grandstanding yan sa Senado, saka sa Kongreso. Diba yan yung at nung maupo yung Speaker of the House, ayaw na niyang bitawan halos. hindi ko pinipersonal yan ha. Dapat nating maalala. Ha, ngayon panahon na ito, huwag kayong magkakamali, ha? Maghanda kayo ng ballpen at papel. Ilistahunin nyo ano bang nagawa ni Alan Peter Cayetano sa Kongreso at sa Senado. Ha? Ang tagal ho niyan. Naging foreign secretary din, naging DFA secretary rin natin yan. Si Senator Bongo, ha? Ano ba yan? Senador ba yan? O Secretary to the President? Di ba? Masyadong naka-grandstanding yan sa tabi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ha? Ano pa yun? Meron pa yung ano eh. Yung PCSO. Hindi na halos makalapit ang mamamayan dyan eh. Bakit? Meron halos lahat yata ng tulong ng PCSO. Kailangan dumaan dyan kay Senator Bongo na yan. Pwede ba rin bang maging pangulo yan? Masyadong baguhan, ha? Masyadong baguhan sa atin, ha? Itong usapin pag-i-issue ng show cause order na pinagpapaliwanag ang ilang mga LGUs natin na nanguna daw, nagpauna pa na nagpabakuna, ha? Bakit kinakailangan ng health worker ang dapat mauna sa pagbabakuna? Sinasabi ng ating pamahalaan nga Coco, ha? And Janine, good morning, ha? Sinasabi ng gobyerno, lumalaki, ha? Tumataas, ha? 200 yata a day, o 6, kita ang pangit ng ano eh, ng numero eh, 4 na sa 666, di ba? Sinasabi ng ating pamahalaan, lumalaganap, tumataas, ang bilang ng COVID. Bakit nga puro health worker? Dapat ang unahin ninyo, yung mamamayan kung totoo yung vaccine ninyo, hindi ba? Tatanong lang, wala namang masama. Text po kayo, huwag po kayo mahiya, ha? Please send your comments. And likewise, mag-like po tayo, mag-share, at mag-subscribe. Huwag nang kakalimutan mag-subscribe. Coco and Janine, Pinuela, at si yung kanyang napaka-anak, na si, pinakamagandang anak, si Nicole, ang galing kumanta niyan. Good morning to all. Stay safe, everyone. Alam mo niyo, talaga naka-stay safe po kami lahat. Ha? Yan. Ano ba tong show cause order na to? Kaalyado ba ng gobyerno o hindi yung mga naunang nagpabakuna? Yan ang tanong. Bakit yung mga kabinete na yan? Health worker ba yan? Na-appoint lang yan eh. Bakit kayo ang kailangan, yung mga nurses, mga doctors? Hindi ko sinasabing huwag ninyong bakunahan. Pero unahin natin yung mga mamamayan, sabi nyo, kinakailangan natin ng vaccine. Bakit hindi yung mga mamamayan, katulad yan, lumalaganap yung COVID? Ba't ang nakikita ninyo, yung nauna o nagpauna na nagpabakuna ng mga mayor? Iba't ibang lugar yan eh. Ang tanong ko nga dyan eh, kaalyado ba yan o hindi? Baka pagka hindi kaalyado yan, may show cause order. Nako, Diyos Mario, sepo. Politika nga naman. Excuse me. Maraming mga COVID na pasyente, bakit hindi sila ang inuna? Yan ang mga katarungan eh.
Ha? Eh sabi nga ng ating pamalan, hintayin natin ang mga vaccine, no? At baka by month of April or May or June or July or August or September, meron na tayong bakuna. O kahapon, di ba, may dumating 400,000, o sino unang i-injectionan naman ninyo? Health worker na naman? O ilang health worker ang namatay? Kala ko ba nakapagpabakuna ng lahat yan? Ba't nakakandamatay? O, pakisagot nga yan, Madam Berhere ng DOH. Ito si Madam Berhere, masyado itong matinis mag-anunsyo. Eh, ikaw, nakapagbabak, sigurado. Hindi, baka sabihin niya, di ba ako nagpapabakuna? hintayin natin ang mga mababanatan. Hintayin natin ulit yung mga ilang pang mababanatan ng ating pamalaan na dahil nagpauna ng vaccine. Huwag na yan ang tignan natin. Huwag natin yan tignan. Ang tignan natin, paano yung mga mamamayan, na naglagay sa inyo. Ayaw naman namin . Pinipilit ninyo kaming magpabakuna. Kung ayaw namin, pinipilit ninyo. Kung ayaw namin, ayaw nyo ha, sige, lockdown dito, lockdown doon. Ako, ang hamon ko sa gobyerno. Ha? Sabihin na ninyong masama ako. Ang hamon ko, total lumalaganap ang pagtaas ng COVID. Hindi na MGCQ, hindi na GCQ. Total lockdown. Ha? Total lockdown, 1 month to 1 year. Total naranasan na natin yan. Ano ba bagang pakialam natin? Ha? Ano bang pakialam ninyo kung bumagsak ang ekonomiya? Yan ang sinasabi natin . Kaya ba natin na bumulagta ang ating ekonomiya? Kahit po lagyan natin ng curfew yan, ha? Kahit lagyan ninyo ng curfew, pinasisikat lang ninyo si former secretary curfew. Ha? Kahit lagyan nyo pa ng isang damukal na curfew yan, hindi nga maaarang ang COVID, ha? Yung mga virus na yan. Tanong ninyo kay Alfredo, Australia, kababata ko yan, ha? Nasa Canada na rin yan . Baka di makabiyahe si Mayor pag walang bakuna. Alam mo ninyo, para mag-succeed yung bakuna ninyo, ang unahin nyo yung mga mayor, hindi yung mga health worker. Yung mga health worker, yan nga humaharap, di ba? Porke baga silang sumasalubong sa mga merong COVID-19, silang dapat na unang bakunahan. Di ba? Dapat parehas . Mr. President, huwag ka magagalit sa akin. Sinasabi ko lang yung totoo. Ha? Bakit health worker? Miski ba health worker, naturukan nga, namatay pa . Tapos sasabihin naman ni Berhere tsaka ni Francisco Duque, hindi namatay sa bakuna. Namatay yan dahil saan? Diyos Mary Joseph na buhay ito. Meron bang saysay yung bakunang yan? Lilian na Gabriel? Meron bang saysay yung bakunang yan? Ang sabi nga ni Lilian Gabriel, good morning po, Sir Willie. Kala ko kung ano sinabi. And Madam Mao, stay safe and healthy. God bless us all. God first. Ayan, God first. Ayan, sinasabi natin, si Carpio, huwag niyong pinaniniwalaan yan. Kasi kung matinurin yan, kung magaling yan, to be the spokesperson of opposition, dapat una niyang nilinis. Kung makatotohanan si Carpio, una niyang nilinis yung sistema ng ating justice system. Isang
baka naman isang buong building na yung kaso diyan sa loob ng ano Supreme Court, hindi nga nila naasikaso, tagal-tagal. Oh, yung mga balita ko nga eh, yung mga malalaking kumpanya kaya namumunini yan eh. Ah, may tara daw dyan sa mga justices natin, totoo ba yan? Nung panahon mo, Mr. Carpio, oh, bakit mabagal ang hustisya? Oh, bakit? Sagutin natin. Ah, sa dami-rami ng kaso, ano, ilan ang nabulat-lat ninyo? Yung mga hindi kayang maglagay? Oh, Jeffrey Delpin, good morning ha. Good morning. Oh, kita mo si Jeffrey G. Delpin, ha? Na good morning na. Eh, text po kayo, comment. Oh. Huwag niyo kakalimutan mag-like, ha? Mag-share. Of course, huwag niyo kakalimutan mag-subscribe. Ha? Importante po 'yan kay Kuya Willie, ha? Kasi para tayo, para masigla ang ating ano, ha? Oh. Eh, naku, Diyos Mariose po. Si Manny Pacquiao, absent lang nakita ninyo. Eh, yung corruption sa Supreme Court, hindi nyo nakikita. Ha? Bulag, pipi at bingi. Diyos Mariose, na buhay to. Ano ba yan? Ha? Oh. Ah, nasa biyahe na ba si Commander Mao? Ha? Baka nakatulog na sa biyahe, hindi na ako na-text. Pabalik na dito sa Manila. Oh, ayan, oh. Sabi nga natin eh, tumaas daw ang bilang daw ng COVID natin ngayon. Oh, 677,000. 677,653. Ang recovery, ang nag-recover, 579,518 ang namatay sa COVID. Ha? Ewan ko kung puro COVID to, ha? 13,039. So, ang nakikibaka kaya daw puno ang mga hospital, 85,096. Ganon kadami ba hospital sa bansang Pilipinas? Ha? Sa Metro Manila? Oh. Paano ba nagkaroon ng mga permit yan to operate yung kanilang mga ospital? Marami kasing ospital dito. Kala mo, katayan eh. Ha? Katayan ng tao. ako natatakot ako mapasok sa ospital eh. Baka bigla akong i-declare ang patay. Ay, Diyos Mariose po. Alam mo ninyo ang kinakailangan, ha? Malacanang DOH, ha? Alam mo ninyo, DOST, oh, isa pa yan, ha? Alam mo nung ninyo ang pinaka-the best na gagawin ng ating gobyerno, imbestigahan lahat ng mga hospital, ha? Lalo-lalo na yung mga public hospital. Bakit? Paano? May hospital ka nga, wala namang medical machine, oh. Oh, yung bakit may heart center? Kasi wala namang eksperto sa puso. Oh. Wala namang mga medical machine. Oh. Pagka nagkaroon ka ng anong tag mo doon, yung kagaya ng kinamatay ni Corey. Oh. Magkano ano ba bisectomy tuloy yung naiisip ko eh. Yung camera ang pinapasok sa puwet ng tao. Oh. Yan. Meron ba sila niyan? Oh. Louis del Rosario, good morning. Ha? Oh, ang dapat gawin ng ating DOH ng Malacañang, imbestigahan lahat ng hospital. Ano-ano ba ang mga medical equipment ninyo? Oh, halimbawa, asthma. Anong mga gadgets o anong mga medical equipment na pwede ninyong gamitin para mabuhay yung may asthma. Oh, good morning, Josephine Roquero. Ah, good morning. At keep safe, sabi niya. God bless always. Maraming salamat, Madam Josephine Roquero. Buti pa kay Kuya Willie. Maraming
marami nagmamahal, oh, nagsasabi, God bless, keep safe. Oh, eh, katulad yung sinasabi na stay at home. Stay at home. Halimbawa, merong COVID yung isa sa pamilya. Eh, naka-stay at home. Hindi kaya lahat sila magka-COVID. Oh, di ba sabi ninyo, pagka nagka-COVID ang isa, pwedeng magka-COVID ang dalawa. Manganak yan ang dalawa. O eh, kung lima o pito sila sa isang bahay, may COVID yung isa. Meron nga nagpunta sa ospital eh. O, nagdadrama itong mga ospital, hindi na kayang i-accommodate. O, hindi na kaya. O, di, saan nag-quarantine yung pasyente? Sa bahay. O, eh sa bahay, Diyos mag-Yosef, simple lang yan eh. Ha? Pagka may sipon kayo, huwag na kayo naglalabas, gamutin nyo muna yung sipon ninyo. Kasi, asymptomatic na kayo niyan. Nako, Diyos Mariose po. Katulad ni ano, yung spokesperson ni Pangulo, si Attorney Roque. Oh, 'di ba may COVID yan? Daw, ha? Eh naiinip na siya doon sa isolation. Oh, imagine mo 'yan. Buti naman po, Mr. Secretary, naranasan ninyo yung 14 days nakakainip, yung mag-stay at home ka pa kaya. Hmm, 'di ba? Stay at home, anong gagawin? Eh yung mag-asawa may gagawin 'yan, araw-araw miyak-miya, ha? Oh, mag-uuntugan 'yan. Oh. Eh Diyos Mariosep, baka naman may mangyari pang hindi ka nais-nais sa loob ng bahay. Oh. 'Yan ang ano eh. Hindi ako, the way I look at it, hindi na pag-aaralan mabuti ng IATF. Ha? Ano ang magiging semblance kung may COVID tapos hindi ma-accommodate ng simbahan ng hospital tapos mag-self-quarantine siya sa bahay? Eh, dapat, pagka nag-self-quarantine yan, lahat na mahahawa, self-quarantine na yan. Kaya I suggest total lockdown. Lockdown. 1 month. Kaya na. Ano, mahirapan ng gobyerno? Kaya ng gobyerno yan. Kaya ni Pangulo yan. Mangungutang lang naman tayo para bigyan tayo ng ayuda. kasi yung ayuda, dako niniwala dyan eh. Eh, ang dapat unang tulungan ng ating gobyerno patungkol sa ayuda, yung mga middle class business, ha? Dapat unahin yan. Kasi yan ang mga nag-hire ng ating mga worker. O, katulad ng mga restaurants. O, anong ginawa ninyo sa restaurant? May restaurant, bawal kumain sa loob. O, yung restaurant yan eh, bakit bawal kumain sa loob? Magkaka-COVID daw. Nako, dyan na. Diyos Mariosep naman. Tapos, alimbawa, umupa ka sa mall. Ha? Ang kakapal ng mukha ng mga mimi-ari niyan, yung mga SM na yan, mga Robinson na yan, naku, Diyos Mariosep, ginto ang upahan diyan. Eh, paano silang hindi magpapakain? Anong, saan nila kukunin yung panrenta? O, ang tataas ng renta ng mga mall. O, kahit na yung mga paupahan lang. O, ang titinis niyan. O, yun ang mga tanong eh. Saan kukuha ng panrenta yung maliit na negosyante? Aber, tingnan ng IATF yan. Saan? O, hindi naman kayo nakapagbigay ng ayuda dyan ah. Diba? Tapos kinausap, naglagbas na naman kayo ng panggigipit dyan sa IATF na yan. Ha? Kinakailangan bigyan ng 2 buwan na walang upa yung umuupa. O, eh, ang daming mga nagpa-upa, hindi nga't sinunod dyan eh. Imbis na 2 months na walang bayad, 20% ang sinasabi ng mga malalaking negosyante. Ha? O, less 20%. O, eh, imagine mo, wala nga kita eh. O, pilit nga niyan, inaaruga yung kanilang mga worker. O, good morning, Commander. Asa na kayo? Ha? Balitaan mo nga ako, kamusta na? Ha? O, di ba? Yung anak ng tupa, o,
Eh ako nga, umuupa akong, nakaupa akong kondo. Oh. Kondong mumurahin, ha? Oh. Binigyan ba ako ng 2 months? Hindi, ah. Mahina signal dito sa NLEX. Oh. Eh, ano ba naman yan? Globe, smart. Lagi na lang ba kayong ganyan? Lagi. Kala ko ba merong ano, merong... Ayan, Mr. President, ha, parang nagiging ningas kugon ka. O, sabi mo, may bago. Kailan ba yan? O, mamaya, ayan, na tinakel ko, sabi ko. Tinatanong natin, Smart Globe, ano bang, anong klaseng servisyo yan? O, mamaya, pupugak-pugak na naman itong programa ko na to. O, mawawala na naman ang signal. Ganyan eh, nangyayari sa atin eh. Paano ba binigyan ng permit ng National Telecommunication Commission? Ito, ba't hindi ninyo mabantayan? Dadalwa-dalwa itong kumakatay sa sambayanan. Oh, bili na lang kami ng bili. Katulad yun. 99. 7 days. Oh, anak ng tupa, yung 99 na 7 day, 1 day nga lang. Minsan, putol na agad eh. Oh, kasi daw, matakaw pagka ano, pagka nanonood ka ng ano, ganyan. Oh. Eh, ba't nyo nilagay na 7 days? Mga, yan ang mga PR. Ha? Ang lakas na, ang lakas makauto. Oh. Eh, ang tinatanong ko, nasa na yung mga sinasabi ng gobyerno na bibigyan ninyo ng pagkakataon na mayroong makakompetensya itong smart saka itong globe. Oh. Kita mo, NLEX, nasa NLEX ka lang. Pupugat-pugat na yung signal mo. Ako nga dito, inabot ako apat na araw yata. Oh, nagloko, sabay pa eh. Mga loko talaga, nagsabay pa yung globe tsaka smart eh. Oh, kasi, elite mo, ibalandra ko sa FB. Ha, walang kakwenta-kwenta servisyo ng smart tsaka globe. Oh, eh, ba't naman ako mahihiya? Yan naman ang katotohanan. Oh, 'di ba? Mamala, kamusta na 'yung mamala? Ha? Oh. Eh bakit si Gordon hindi lumulutang? Kakandidato ba 'yan? Oh, dapat tignan natin ano magiging comment ni ano ni Carpio. Gusto ko lahat makita natin, pero 'yung mga nagsasalita, ha? Ha? Wala kayong karapatan na tignan 'yung ano, 'yung absences, kaso ba yun? Ang kaso yun, nagnanakaw ka, ha? Yung commissioner ka, oh, eh, sa dami ng pera ni Pacquiao, Diyos Mariosip, magnanakaw pa ba yan? Oh, kulang na nga lang yan ipamigay yung yaman niya, eh. Oh, di ba, mamala? Oh, oh, eh, kinakailangan, anuhin natin, i-dissect natin mabuti. Sino-sino ba yung mga karapatan na maging pangulo, gusto magtumakbong pangulo? Ha? Eh, kasi yung nagsasalta na ano daw, marami daw absences si Manny Pacquiao sa Senado, eh okay lang sa akin, ha? Sa aking pansariling pananaw, mas okay na yung nag-absent. Oh, kesa nagnanakaw. Diba? Eh, puro pandaram. Ang daming madadrama dito sa Pilipinas eh. Ha? Servisyo publiko, pero may bayad. Nako, Diyos Mariosep. O, eto. O. Meron daw na panis. Ha? Meron daw na panis na vaccine. Yan. Yan ang sinasabi natin. Kasi walang clinical trial. Ha? Dinaan dun sa emergency use. Oh. Kaya nakapasok. Oh. Eh. Kung mamatay si Juan de la Cruz, marami kayong maidadahilan kasi magagaling kayo. Di ba? Busy siya. Walang pakialam kundi ang serbisyo sa publiko na totoo. O yun. O yan, pwede yan. Manny Pacquiao, pwede yan. Si Gordon, pwede yan. O. Diba? O.
eh, sino pa yung isang gustong tumakbong pangulo? Yung magaling mang bintang, wala namang accuracy yung mga pinagsasasabi. Sino yun? Si Trillanes. Naku, Diyos Mario Joseph. Gusto ko tumakbo ng tumakbo yan para maubos ang pera niya. Ay, naku, Diyos Mario Joseph. Gusto ko magtakbuhan lahat yan ng Pangulo. Ha? Para magkanda ubos ang pera niyan. Ah, yung mga butante, dambulin ninyo ng dambulin ang perang ibibigay sa inyo niyan, ng mga yan. Ha? Tapos, nakinig kasi kayo kay Willie, nakalista na kung sino yung alam ninyong matino. Oh, di ba? Yan ang ano, kasi wag na lang kita nyo, kasi dahil malapit na eh. Di ba ganyan din yung ginawa nila kay Jojo Binay? Yes, ang mali ni Jojo Binay, nagdeklara agad na tatakbo siyang Pangulo kasi siya yung Vice President eh. O, nakapokus sila Aquino. Ha, lahat ng mga kalaban nakapokus kay Jojo Binay kasi alam nilang malakas si Binay eh. Ha? Na nakapokus sila eh po, tragis. Nung kakapokus nila, hindi nila alam mabubulaga sila ni Digong. Biglang naglipatan kay Digong. Ngayon. Ano ngayon? Ha? Magaling yung Pangulo natin. Diba? Kita mo, pinakikinggan niyan si Duque lang. Tsaka si Domingo. Oh. Yan ang sinasabi ko eh. Pero malaki ang paniwala ko diyan, malaki ang respeto ko diyan kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ha? Kasi, kinakailangan ng bansa, yung may kamay na bakal. Ha? Marunong magdisiplina ng tao. Oh. Bakit ko gusto yan si Digong? Eh, kita ninyo, nakaporma ba yung mga droga-droga na yan? Ngayon, meron na namang ano, shabuti. Nakalagay doon sa tetrapak ng ano, galing China, oh. Ang laman, kala mo, tea, yung chaabu. Oh, yung pala ang laman, shabu. Laki, big time sa San Pedro pa. Diyos Mario Joseph. Buti hindi kita nasa lubong. Ano? Ang pagkaingat-ingatan ng gobyerno diyan, no, mga kaibigan. Yung mga dealer ng shabu, daming pera niyan. Ha? Baka hindi kayo manalo sa dami ng pera niyan. Oh. Gagastos ang kayo niyan, maniwala kayo. Oh. Eh, kita mo, si Laila de Lima, oh, Queen of Shabu. Umano, ha? Anong kaso ni Laila de Lima? Oh, anong saysay ng common responsibility? Ha? Mr. President, ha? Tsaka itong ano, vaccine SARS, sino to? Tandaan ninyo yung mga pinagagagawa ng mga yan, ha? Common responsibility. Pag maraming namatay dyan sa vaccine na yan, common responsibility ninyo yan. Ha? Yung ayaw ninyong payagan yung mga private sector na magbenta ng ano, vaccine, ha? Gusto ninyo sa inyo bibili. Oh, komisyon! Komisyon! Napo Diyos. Paano ko yayaman kung wala kong komisyon? Oh, di ba? Paano na yan? Ha, Elisa Patenyo? Oh, yan ang sinasabi natin eh. Wala bang komisyon ang mga naghahari sa IATF dyan sa pagbili ng vaccine? Oh, hindi ko sinasabing meron ha. Wala ba? Oh, wala? Talaga ha? Naririnig ba ninyo yung tawa ng machine ko? Oh, ito. Ewan ko kasi minsan nagluloko to eh. Ayun. Ayan, di ba? Oh, paano? Oh, kasi naman tong mga nasa private sector, lalo na yung mga doktor, katutulis niyan. Di ba ang tawag sa hapon ng magnanakaw, durubo?
ha? Sa English, corrupt. Corrupt. Diyos, Mariosep na buhay ito. Anong tawag sa durubo? Corrupt. Anong sa Tagalog? Magnanakaw. Mandarambong. Sino ba mga mandarambong dito? Yung mga hospital, lalo na mga private hospital, mandarambong yan eh. Talagyan ka ng stethoscope dito. Maliwanag ang hold up sa'yo, limandaan agad. Diba? Hindi ka pa nasasampal ng doktor noon. Ha? Tinututukan ka pa lang ng mga bilog. Sa public hospital, yan lang ang libre. Ha? Yung consultation. Sa private, yan ang first step ng pagkakakitaan ng doktor. Binigyan ka ba ng resibo nung nagpa-check up ka? Diba? Sinong doktor nagbigay? Yan ang sinasabi ko eh. Nataksan ba kayo dyan sa check up? Diba? Pag sinabing magpa-compine ka, yan na. Sasalang ka na sa silya elektrika niyan. manginginig ka na niyan. Kasi, sabi ko sa inyo, pagka nagkakasakit kayo, ang iingatan ninyo yung isip nyo. Kasi yung isip, lalo nagpapalala yan. May sakit eh. Pinipilit ng magaling na siya kasi natatakot siya. Diyos ko po. Mga ilang daan libo na kaya ang bill ko. Yung kortal nga, kapsula. Times 3, times 4, times 5 agad eh, basta sa hospital. Ha? Sabi ni Josephine, tignan mo Sir Willie yung nagpapabakuna ng mga mayor ng province 5 mayor. Dahil wala silang priority list, bibigyan ng kaparusahan. Grabe ang IATF. Yun nga sinasabi ko, ano ba yan? Politika ba yan? Baka hindi ninyo kapartido. Ha? Kapartido ba ninyo yan? Yan. Pati nga yung si Mark Anthony Fernandez, nadamay din eh. Dapat, ha? Maliwanag sa aming kaisipan na walang sinisino. Kung sino ang nangangailangan ng vaccine, yun ang bigyan. Hindi yung IATF muna, doktor muna. Nga, ang tanong ko nga, may namatay, ano nangyari? Ngayon sasabihin ninyo, common responsibility. Common responsibility, nakaiwas na kayo agad. Tandaan ninyo, pwede kayong umiwas ngayon. Ha? Pagtapos ng termino ninyo, ha? Hindi na kayo makakaiwas. Ha? Magiging ka-classmate na ninyo si Delima. Diyos Mariosa po. Pero alam mo, gusto ko kay Pangulong Digong, no, hindi vindictive. Ha? Diyos Mariosa. Ito si Delima kasi, tingnan lang ninyong ang karakas nito, kamukaya ni Berhere, di ba? kahawig yung dalawang yan eh. Imaginin mo si PGMA, pumunta ng airport, pupuntahan lang yata si PGMA nun. Biglang, walang hold departure, walang lahat. Basta, pinigil ang mga immigration. Di ba? Hindi pinasakay. After 1 week, eto na, may warrant of arrest na. O sino ba Secretary of the Justice nun? Di ba ito si Delima? Kaya nga sabi sa iyo, don't do to others so the others will not do unto you. ngayon, yung inasunto ninyo kay Delima, makakalabas pa yan eh.
eh matatapos na yung termino nyo, hindi pa natatapos yung kaso nyo. O, diba? Yan yung justice system natin eh. O, kinakailangan, sintensyado na yan bago kayo maalis dyan sa, ano, sa poder. O, pag hindi nagkaroon ng sintensya yan si De Lima, bebuelta na naman yan sa inyo. O, tayo naman mga uto-utong mga butante. O, o, pustahan tayo, lalahok yan. O, o, kakandidato pa rin yung senador kahit na nakakulong yan. O, eh sabi sa batas, yung bulok ng batas, hindi pa sintensyado eh. Hindi pa sintensyado, pwede pa tumakbo. O, yan, kita na ninyo. O, tatakbo pa yan. Tapos tayo mga uto-uto, iboboto pa natin yan. Diyos Mar Joseph na buhay yan. O, o. Eh, ako, ang alam ko, pagka-drugs ang kaso, life sentence yan. Kailangan ang ating justice system gumana. Ha? O, Carpio, di ba? Ang tagal mo dyan sa Supreme Court, gumagana ba yung justice system? Justice delayed. Justice denied. Isn't it? O. Yan ang ano eh. Kaya, who are you to talk about Pacquiao? Who is Pacquiao? O. Tanong mga sarili mo. O. Pakilang. O. O, tanungin nyo, nung kayo ang Supreme Court Justice, nabago nyo ba yung bulok na sistema ng ating hustisya? O, isa lang ang tama na ginawa ni ERAP eh, yung tawagin kayo ng hoodlum in robe. Hoodlum in robe. O, diba? Pero mali pa rin eh. Yung nagsabi ng hoodlum in robe, nakalaya pa eh. Hmm. Kala ko ba, may hostesya sa atin. Yan ang ano, yan ang mga problema mo. Nako, Diyos Mar Joseph. Kaya, itong kongreso at senado natin, hindi ko mawari kung paano lilinisin eh. Ha? Tanong nga natin kay Mamala, ano bang dapat gawain dun sa ano? Dun sa mga nasa senado at kongreso, ba't hindi nila malinis yung justice system? Ano bang batas pwede pa? Ano? Diba? Gumagawa tayo ng batas. Ito pa. Gagawa ng batas. Tapos, halimbawa, yung batas na yun, ipatungkol sa Department of Labor. POEA. Under yan ang Department of Labor. POEA. OWA. Ha? Ganyan. NLRC. Mga conduit na entities yan. Halimbawa, gumawa ng batas yung Senado, ang Kongreso, tapos pinasa ng Kongreso, ng Senado. Bakit yung sangay ng gobyerno ang gagawa ng implementing rules and regulation? Anong batas ba yun? Magandang batas ba yun na ang gagawa yung implementor? Di ba dapat nag-eminate yan sa Kongreso at Senado? Eh, yung Migrant Workers Act nga lang eh, sinalaula niyan eh. Hindi pa nasusubukan yung batas na amendahan na. Pwede ba yun? Kasi as far as I know, Senate and Congress cannot amend a law until such time na hindi pa to tested. Kailangan mapatunayan na yung batas na ginawa ninyo, depektibo. Pag depektibo, that's the only time na ma-amend. Eh, hindi pa nga nasusubukan. Inamenda na yung Section 29 and 30 ng Migrant Workers Act. Bakit inamenda? Kasi yung Section 29 and 30 favorable sa mga OFW. Oh. Tsaka sa mga recruitment agency. Oh. Kasi favorable nga sa mga OFW tsaka sa mga recruitment agency, hindi favorable sa gobyerno, hindi ginalaw. O, eh sabi, after 5 years crafting the law, the concerned government entities like Department of Labor should come out with a
ano to, yung IRR. Oh. Nakagawa ba? Hindi. Oh. Tapos nakadimanda yan. Dinimanda ko yan. Duli na yan. Oh. Kinwestiyon yan. Nagkwestiyonan kami sa Korte Suprema. Hanggang ngayon nga walang resulta eh. Mauubos na nga yung panahon ni ano eh. Ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, wala pa nga, hindi nga gumalaw. Andon nagtatae yung ano, yung kaso doon sa loob ng sa loob ng court ng ano, Supreme Court. Oh. Ayun ang sinasabi ko, kaya galit ako na ang nagsasalta at sinisino itong si Pacquiao. Eh kayo nga ano, naging Chief Justice, hindi nyo nga napatinuyang inyong poder. Ha? O paano? Aber, paliwanag nga ninyo kay Congressman Willie Espiritu. Yan ang sinasabi ko. Oh. How can you amend the law if the law is not tested? Paano nyo i-amend ang isang batas kung ang batas na yan ay hindi pa nasusubukan? Oh. Dapat masubukan yan at mapalabas na depektibo bago mo i-amenda yan. Sino nag-amenda? Yung anak ni Erap, si Jinggoy, oh. Tsaka 10 ng kanyang mga kaalipores doon sa Senado. Kaya pagka naging mayor ng Maynila yan, maniwala ka, magkakagulo na Maynila. Oh, eto sa Maynila, balita ko, tatakbo si Jinggoy. Oh, takbo ka nga, Senator, former Senator Jinggoy, para maganda laban. Ang makakalaban mo dyan, si Hani Lacuna. Oh, kung hindi tatakbo, kung hindi tatakbong mayor si Isko Moreno. Oh, tingnan natin kung sino matigas sa inyo. Oh. 'Di ba? Oh. Eh kagaling niyan ni Jinggoy, Diyos Mariosep, imagine mo, he can amend the law without testing the law. Nako, Diyos Mariosep, kailan ba tayo mabubuhay ng matino? Ako'y naniniwala na tayong mamamayang Pilipino na nabubuhay sa isang baliw na lipunan. Ha? Bakit? Eh, Diyos Mariosep, imagine mo yung makasaysayang batas na papaikot ng mga damuhong ito. Oh, tignan ninyo. Oh, ang nakakahinayan sa Estrada, yung JB, magaling yun eh. Mabait yun. Yun ang pagtumakbo. Kahit na hindi ko nakakausap yan, maniwala kayo, ikakampanya ko yan, si JB. Oh, maniwala kayo. Magaling na senador yan eh. May nagawa. Hmm? At meron pang magagawa. Eh, matino naman yan eh. Oh, eh, natatanda ko nung araw eh. Kachika-chika ko lang yan. Eh, kakilala ko yung pangalawang asawa ni Erap eh. Yung nag-mayor na tinalo ni itong bagong mayor ng San Juan. Oh. Yan ang kingmaker, yung nanay ni JB. Oh. Yan ang gumawa kay Erap. Ah, ang ginawa lang ni Erap diyan, ginawa niya si JB. Pero sa galing ng ina niyan, inabot ni Erap na maging presidente. Tapos nag-mayor pa ng Maynila. Kita ninyo, galing yan. Eh, yan ang ano, brain. May brain. Yung ina. Pero mahusay yan. JB na yan. Dapat yan maging senador. Ha? Yan ang mga ano eh. Pero yung magsasalta para questionin yung credibility ni Manny Pacquiao, si Carpio, nako, hindi ko pwedeng paniwalaan yan. Hindi nga niya naayos ang justice system natin. Mabagal ang justisya. Oh. Eh, masakit nga sabihin na, if you don't have this, the law is not with you. Oh, maganda bang pakinggan yan? Oh. If you don't have this, you don't have the law. The law is not with you. Oh. Eh, magkano ba nga bilihan niya sa Supreme Court, sa Court of Appeal, sa Regional Trial Court o dyan sa Metropolitan Trial Court. Nagkakabilihan. O, kaya hoodlum in room ang tawag dyan. O, mapagkunwari ng lipunan.
na akala mo niyayapos nila ang makatotohan ng batas, ngunit ang batas ay ipinagbibili. Oh, yun ang masakit dyan. Oh, ngayon, tignan natin sino mga lulutang na mga politiko na gustong maging pangulo. Oh, eh ako, gusto ko rin yan si Pacquiao. Bakit? Una, yan eh talagang nagsimula sa mahirap. Diba? Oh, eh mukhang construction boy lang nung araw yan eh. Ha? Sa pagmamahal sa kanya ng Diyos, binigyan siya ng matibay na kamao. Ha? Oh, kita mo lahat nung nagyabang sa arena, pinagwagwagan niya ni Pacquiao. Yun ang kinakailangan. Hindi pwedeng puro kayo yabang, tara magsapakan tayo, ganyan. Dito, mapakita lang ni Pacquiao na bubulagta yung magnanakaw, maniwala kayo. Ay, yayaman ang bansang Pilipinas. Ha? Oh, katulad nitong Octa Research na to, eh puro paltok naman yung inyong mga patama eh. Pero isa lang ang tinama eh. Sabi ng Octa Research, kinakailangan mag-ECQ. Hindi na, wag na ECQ. Total lockdown po para mapakinabangan natin. Ha? Kalimutan na natin muna ang ating ekonomiya. No? Kalimutan na muna natin, Mr. President, kalimutan muna natin ang ekonomiya. Oh. Mag-lockdown na muna tayo, walang labasan ng bahay, kayo kayo lalabas sa Malacanang. Huwag na kayong kumilos. Ah, bantayan lang natin, tiradorin na lang natin yung COVID na yan. Total lockdown, mga 2 buwan kaya, 3, ganyan. Oh. Tapos, mangutang ang gobyerno para ibigay na ayuda doon sa mga nagugutom. Oh. Tapos alalayan lang ninyo yung mga nasa small scale business entrepreneur. Alagaan ninyo, ang daming mga middle class business, hindi nga natin natulungan eh. Pero sila, meron silang magandang puso sa kanilang mga empleyado, ginagapang nila na matulungan. Hanggang dumating sila doon sa sukdula na hindi na nila kayang tulungan, saka lang nila mabibitawan yung kanilang mga worker. Nagsakripisyo. Oh. Tulungan natin ng maluwag, hindi yung puro tulong laway. O DILG, kumilos kayo ng tama. Pakilusin nyo yung mga barangay chairman ninyo ng tama. Ha? Kayo naman mga barangay chairman, siguraduhin ninyo yung mga listahan ninyo ng mga kabarangay ninyo para hindi nahihirapan ng gobyerno na mamigay ng ayuda. Kaya, kahit 3 buwan lang, para matodas na yung putragis na COVID na yan. Oh, maniwala kayo, tapos yan. Ako, gusto kong magpahinga mga 3 buwan. Kakain-kain lang ako doon ng mga sapsap tsaka ng mga anong tawag mo doon? Malalaking isda namin sa Sandales. Ako, Diyos Mario, sir. Tapos pupunta ako sa San Felipe. Doon ako mamimitas ng lasuna. Alam niyo yung lasuna? Yung onion spring. Ako, Diyos Mario, Joseph. Yung mga lapo-lapong maliliit. Ang sarap ipangat niyan sa kamatis. Tapos lalagyan mo ng maraming lasuna. Ay, Diyos Mario, Joseph. Onion spring. Tsaka kamatis lang katapat niyan. Tapos may sausabang kang bagong isda. Ako, Diyos Mario, Joseph. Kasarap niyan. Maniwala kayo. Kaya, ang mga Lakanyang, pakinggan ho ninyo si Octa Research Chief Ranjit Rai. Ha? Pakinggan nyo sila. Mag-lockdown lang tayo ng mga 2 buwan. O kaya 1 buwan. O, tingnan natin kung tatagal yung COVID na yan. O, kahit wala kayong ma-injectionan, maniwala kayo. Kahit wala kayong ma-vaccinan, lalayas yan eh. Paputol-putol eh. Diba? Wala daw. O, kita ninyo. Meron pang naglakas loob. Ha? Naglakas loob, oh. Ano to? Peking PCR test. dadami pa ho sindikato niyan. Dadami yan, yung mga sindikato na yan, yung mga PCR test na yan.
hanggang madurog yung credibility ng swab. No, dadating ang panahon niyan pag hindi niyo na nabantayan niyan, ha? Total yung mga ibang pulis naman nag-aabuso na rin sa mga mahihirap. No. Hindi daw sila nanguhuli ng mga vendor. Hindi po, talagang hindi sila nanguhuli. Bubugawin ka o kaya aagawin sa iyo yung mga kalan mo, yung mga termos, yung mga nagtitinda ng kape, kawawa yan. Pati yung mga biskuit ng mga tinda niyan, ah, dinadambol yan ng mga pulis. Oh, Mr. President, alam mo ba yon? Mayor, alam niyo ba yon? Oh, tapos yun ang pinamimigay ninyo dun sa mga nalalockdown, yung nilalockdown na barangay. Oh, di ba? Yan ang masama. Kaya, mag-total lockdown na po tayo kahit 2 buwan lang. Ha? O, simula natin sa Lunes Santo. Ha? Para maunawaan tayo ng Diyos. O, naniniwala ba kayo sa Diyos? Hello? Sino naniniwala sa Diyos? Mag-text nga po. O, naniniwala po ba tayo sa Diyos? O, kung naniniwala tayo sa Diyos, umpisahan po natin sa Lunes. Mag-lockdown po kahit na 3 buwan lang. Oh, doon lang tayo sa loob ng bahay natin para kung nagkahawahan tayo doon sa bahay, doon na rin tayo mamatay sa bahay natin. Para pagka namatay kayo o namatay tayo, eh, magkakasama tayo, masisilip mo pa yung labi. Kasi pagka namatay ka sa ospital, patay kang bata ka. Hindi ka na masisilip ng mahal mo sa buhay. June Bumasal, ha? Donation sa bakuna kapalit nga ba ng mga basura, bahura at pag ang ari ng Pilipinas pinugo ng pastillas pa ang Philippines province of China. Ang galing talaga. Nako, Diyos Mar Joseph, oh, kita nyo, naalas ka patuloy kayo ni may ginoong June. Yes! Oh, sabi naman ni Josephine. Ito, yan, total, binuksan na ninyo yung China. Itong West Philippine Sea natin, nagpalabas daw ng diplomatic protest si Department of Foreign Affairs Secretary Locsin na napapanahon na daw na panindigan na ng bansang Pilipinas, ha, ang mga pinagagagawa nito, pigilan ang mga pinagagagawa ng bansang China sa ating karagatan. O, nakahalera yung mga barko, eh. Nagpa-practice pa lang po yun. Perpekto sa sobehana. Amen. Ha, hihi. God bless. Marami pong salamat, Mr. Perfecto. I want to be perfect this morning. Ano? Oh. Nagpa-practice pa lang po yung China. Kasi marami pong matapang sa bansa natin. Hindi ho ba? Si... Gusto ko unang... Pagka nilabanan natin ang China, ang gusto kong unang ibabala natin si Senator Honteveros. Pagpipiestanto ng mga Chinese, ako, Diyos Mar Joseph, kahit na may edad-edad to, mukhang sari-sariwa pang konti, meron pang asim, eh. Oh, mukhang ano, eh, maganda labi niyan, eh. Oh. Oh, ito din si Secretary Locsin, magaling din to. Ano to, matapang to, eh. Ito mga dapat natin ihambalang. Oh. Kasi ang isang gusto kong maintindihan, eh, kaya na ba natin makipaggirahan sa China? Iniintay, paano tayong iintay ng Amerika? Ayaw na ayaw natin sa Amerika. Diba? Pati nga yung Pfizer, ayaw natin. Ang dami may gusto. Binitin-bitin pa tayo ng Amerika, eh. Oh. Maganda yan.
dito ko gustong makita yung tapang natin. Kaya na kaya natin makipagirahan sa China? Halimbawa, tinulungan tayo ng Amerika. Talagay ko, kaya na natin eh. Kasi ang gagaling na natin mamaril eh, ng kapwa natin Pilipino. Putrajeso, yun ba? Yun ang isang ano, probinsya, may nagwala, di ba? Biglang nagpaputok ang tinamaan yung bata. Oh, eh, magaling na tayo mamaril. Oh, ibala natin lahat yan. Oh, yung mga mangingisda natin, tingnan natin kung gano'n nila kakayanin na labanan itong China. Kasi mukhang magmamatigas itong China eh. Ha? Eh, pero kinakailangan na talagang panindigan ng bansang Pilipinas. Ngayon, bawat isa sa atin mamamayang Pilipino, maging ano na tayo. Get ready. Be ready. Come with me. Ano man ang mangyari. Ha? Handa na tayo. Kaya na natin yan. Unang-una natin ibala dyan si Senator Honteveros. At saka si, sino pa yun? Si Trillanes. Nakatanggap na daw yan di umano sa ano, sa China eh. Ha? Nung panahon ni Noy Noy. Ngayon, isa pang balitang gusto kong i-discuss sa inyo bago tayo magkahiwa-hiwalay. Itong Lazada, tsaka yung Shopee, alam mo ba ninyo yun? Sikat na sikat to eh, yung mga bibili tayo ng mga item. Alam ba ninyo, ayon sa akin nakuhang impormasyon, malupit daw tong Lazada tsaka Shopee ah. Yung mga nagdi-deliver sa atin ng mga order natin sa Lazada tsaka sa Shopee, kawawa daw yung mga yan eh. Halimbawa, yung isang gustong umorder ng isang bagay sa Lazada o kaya sa Shopee, sino ang tumanggap ng order? Diba? Yung Lazada company. Ngayon, pag pinadeliver daw yan doon sa mga deliverer ng mga Shopee's na staff, nape-penalty pa yung mga empleyado. Ngayon, minsan, sa hiya ng mga tiga-deliver nila, ha? Inaabunuhan na lang daw minsan. Ayaw daw ng Shopee yun. O matatanggal ka after 2 weeks. Ha? Bukas, didiscuss ko ng malinaw yung mga problema ng mga workers natin dyan sa Lazada at Shopee. Dahil napupuna ko ang lakas nito mamigay ng pera eh. Pero baka naargabyado na po yung mga empleyado nito, yung mga abono ng mga tao nila. Ay, Diyos Mariosep. Yung hindi naman yung nag-deliver ang tumanggap ng order eh. Bakit nape-penalize yung inyong mga empleyado? Gusto ko sagutin niya ng Lazada at saka ng Shopee. Ha? Bueno, gahol na po ako sa oras. At marami. Magtitinda pa po ako. Ha? Oo, mamamalengke pa ako. Sa inyo po lahat, ha? Lalo na yung nasa mga biyahe. Ingat-ingat po kayo. Yung mga malalakas ang loob magbabiyahe, ingat-ingat po. At baka masalida kayo ng mga tulisang polis. Pero huwag niyong kakalimutan, kinakailangan natin i-strengthen yung ating immune system para hindi po kayo napapahamak dyan sa COVID-19. Ano po? Ako po ang inyong kaibigan, gwapong gwapo, nag-iisang gwapo ng nakodos ng Pilipinas. Isa pa. Maraming salamat. Praise the Lord, hallelujah sa inyong lahat, yung mga simbahan natin, hindi ho nakikipag-away sa gobyerno, ha? Pero wag natin pigilan yung ating mga believers, ha? Yung mga naniniwala sa Diyos, wag natin silang pagdamutan na madalaw si ang ating Panginoon sa kanilang mga tahanan. Ang tahanan po ng Panginoon yung ating po mga simbahan eh. Kahit pa unti-unti po, ha? Ano yun? Meron pahabol si Mama Le.
pera ang umiiral sa mga nagsasamantala sa gobyerno natin. Totoo yan. Oo, maniwala tayo dyan. Oo. Sa inyo pong lahat, pansamantala lang. Bukas pong muli. At sa darating na Lunes, Lunes Santo na. Ha? Sa Linggo, huwag niyong kakalimutan bumili ng palaspas. Ha? Palaspas, palaspas day na natin sa Linggo eh. Ha? Matuto tayong mag-ayuno. Ha? Ako po ang inyong kaibigan. Ayun, nakahabol si Jazz. Jazz Payne, good morning, pare. Kamusta na you? Magaling na artisto. Ha? Diyos Mari Joseph. Number one. Meron akong kaibigan na gustong magpagawa ng mga ano, letterhead, calling card, yung mga ano, mga folder na may mga ano, marami, agency, tatawagan kita pagka nagkaayos kami ng usapan, ano. Eh, sa inyo lahat, ha, ingat po, ha, kay COVID, ha, ingat po kayo, ha, kay Francisco Duque, tsaka kay Berhere, tsaka kay Domingo, ng FDA. Baka maturukan kayo ng vaccine nang hindi nagdaan sa clinical trial. Diyos Mariosep, imbis na mabuhay ka, matigok ka dyan. Ingat-ingat po. Ano? So, sa atin po lahat, at nubayan po tayo ng pong may kapal. Ako po ang inyong kaibigan, Willie Espiritu, ng inyong for your information. I love you all, mga kaibigan. Good morning. I love you all. Thank you for watching FYI.